Welcome po sa ating Buwan ng Pulong, kauna-unahang Buwan ng Pulong natin sa taong 2009. At gagawin natin, babalikan natin lahat ng nangyari ng nakarang taon, noong 2008. Oo nga. From January yan hanggang December 2008. Opo, Ka-Arlene, ano ba yung mga makikita nila ngayon presentation natin? Siyempre, una natin ipapakita yung mga regular nating activities. Maganda yan. Kagaya ng pagdadalaw, pagbabantay sa pagsamba ng kabataan. Siyempre, nandiyan din yung receptionist sa gawain. Siyempre naman. At yung monthly na pulong natin, siyempre, yung bawat buwan, meron tayong mga topics. Kasama natin ang mga kapatid natin dyan sa kapisana. Ng Kadiwa at Digi. At siyempre, Ka-Arlene, hindi natin makakalimutan nag-a-announce tayo ng pinakamasiglang may tungkulin bawat buwan. Siyempre naman, meron tayo niyan. Mula March, nagsimula tayo hanggang December. At siyempre, pinakilala natin sa kanila ng Year End Socializing ang pinakamasiglang may tungkulin sa taong 2008. Matindihan labanan dyan, Ka-Arlene, no? Ay, oo, siyempre naman, hindi lang isa, hindi lang dalawa, minsan nagiging anong. Pinakasigla ang mga itong kuling sa kapisalan ng Kadiwa. Ngayon ipapakita po natin sa kanila ang mga naging aktibidad natin noong 2008 na patuloy pa rin po natin gagawin sa taong ito.
makikita natin sa kanila yung mga naging regular activities natin nung nakaraang taon. At syempre, meron din tayong ginawang mga natatanging aktibidad nung nakaraang taon. Panoorin po ninyo. Yan, napanood po natin ang mga naging natatanging aktibidad ng Kapisanang Kadiwang at Binhi sa taong 2008. Nasa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos ay pinagtagumpay naman po tayo. Tama po yan, Ka-Arlene. At sana sa taong ito na darating, samahan muli tayo ng Ama sa ating mga gagawing aktibidad at daw makipagkaisa muli ang lahat ng mga may tungkulin at ang ating mga kapatid. Opo. Ka-Arlene, dumako naman tayo dun sa, syempre, kapag may mga umaalis, meron ding dumarating. Syempre. At ilan nga sa mga kasamahan natin nung nakaraang taon, sabihin na natin, lumipat na sila ng ibang kapisanan. Graduate. Yung iba naman, lumipat ng ibang lokal at nag-for good na, bumalik dun sa bansa natin. At, Ka-Arlene, sige. Masisigla yung mga kapatid natin yan, di ba? Opo naman. Sumasang-ayon ako doon. Pakilala natin sila. We'll be right back.
ating kapisalang kadiwa sa ilang aktibidad. Wala pa ito sa iba't ibang lokal. At syempre, Ka-Arlene, maririnig din natin yung mensahe ng mga Pangulong Diyakolo na sumusubaybay sa atin at ang destinado natin na namumula sa ating lahat. Pakinggan at panoorin po natin sila. Ang masasabi ko lang po sa mga kadiwa na yung mabuting mensahe ay naipaabot na nung nakaraang pasalamat na sana maipako po natin ang ating pananaw na patuloy tayong makapaglingkod, lagi tayong nananalangin, maging malapit po sa ating Ama at manatili po sa atin ang kasiglahan at lalo na po yung pagtitiwala po natin sa banal niya pong magagawa. Lalo rin po nating hawakan ang ating banal na tungkulin dahil sa panahon pong ito, napakahirap at marami pang pagsubok na daranasin ang bawat kaanib. Naway manatili po tayong matibay at matatag sa ating paglilingkod. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po tayong lahat sa dahil sa buong taon na lumipas. 2008 ay nagkasama tayo ng mga ilang aktibidad sa kasiglahan po sa ating kapisanan. Sana po patuloy po nating gawin ito. Itaguyod po natin ang kasiglahan sa ating kapisanan. Hindi na po sa ating kapisanan kundi sa lahat ng aktibidad sa loob ng iglesia. Higit po sa lahat ang ating pagbubunga po na hinaharap po sa atin ng pamahala. At ganun din po, sana po ay patuloy tayong makaiwas sa kaway ng sanlibutan at mamuhay tayo ng malinis ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Masasabi ko lang yung nakalipas na taon na naging aktibidad o sa pangungunuman ng mga panguluan ng kadiwa, sana lubos pa tayo magpagkaisa, lalo na po kayong mga kapatid namin. Hindi mabubuo ang kadiwa kung wala po kayo sa pangunguna po ng mga may tungkulin. Kaya sana po itong taon na darating, doble natin ang kasiglahan. Hindi po natatapos doon ang ating pagkipagkaisa sa kadiwa kung wala po kayo mga kapatid. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa awa at tulong ng Diyos ay lumipas ang taong 2008 na punong-puno ng pagpapala, biyaya sa lahat ng kapisanan. Ngayon, ang kapisanan kadiwa ay aming nakita, hindi lang kami kundi ng buong lokal sa kanilang kasiglahan, sa mga aktibidad at iba-ibang mga proyekto na kanilang ginawa sa ating lokal. Kaya ang aming mensahe sa katapusan ng 2008, tapos na pala, ay patuloy nilang gampanan ang kanilang kasiglahan at lalo-lalo na yung kanilang banding. Una sa lahat sa Diyos, ipinagpapasalamat natin ang kanilang mga kasiglahan. Nawa ipagpatuloy at lalo pang dumami ang mga kaanib o mga may tungkulin sa kapisanan, kadiwa. Salamat po. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa nakikita nating naging kasiglahan ninyo noong nakaraang taon. Nakita namin ang inyong pakikilahok sa iba't ibang mga aktibidad sa pangunguna na nga ng mga may tungkulin. At ito rin ang inaasahan ng pamahala sa loob ng iglesia na malayo man sila sa piling natin ay buo pag-asa nila na mananatili tayo sa kasiglahan ng paglilingkod at matulad kayo sa mga kabataan ng unang kaanib sa iglesia na hindi dinaig ng sanlibutan. Hindi masamang makipagkaibigan, pero dapat ay alam natin ang ating limitasyon at ang ating hangganan. Maging huwaran sana lagi tayo
sa mga hindi natin kapananampalataya at may nakakakita man o wala ay manatili tayo sa kasiglahan ng ating paglilingkod. Sa pagpapatuloy ng taong ito ay yan ang inaasahan mo sa inyo lahat. Hanggang dyan na lang at binabati ko ang kapisan ng kadiwa sa lokal ng Binunda. Ayan ka, Arlene, dumako na tayo dun sa pinakahuling bahagi ng presentation natin sa ating Buwan ng Pulong. Ayun na, yung ipakita sa kanila kung ano ba yung mga magiging activities natin para sa year 2009. Panoorin po natin kung ano-ano ang mga yan. Sa isang pagbabalik-tanaw sa loob ng isang taon ng mga naging aktibidad ng kapisanan ng Kadiwa at Binhi sa ating lokal. Salamat din po sa pagdala nyo sa ating Buwan ng Pulong ngayong buwan. At nawa sa mga susunod po nating Buwan ng Pulong at mga aktibidad, magkasama-sama po muli tayo sa kasiglahan at sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po.